Sino ba namang mag-aakala sa ganito, mga kapatid, na ang tinitingala ng lahat sa liga ng NBA ay underpaid pala? Hindi nga po lubos maisip ito, lalo na ng mga solid fans ni The King dyan. At kahit si LeBron malamang talagang aangal kung hindi tamang ibabayad sa kanya, ano? Biruin mo ba namang katakot-takot na training ang ina at tupag ng mga atletang ito? At kahit pa nga off-season ay nagtitraining na nga rin po sila, lalo na nga itong si LeBron. So meaning kayod kalabaw nga po ito kung magtrabaho. Kaya kitang-kita rin nga po yan sa kanyang performance kung ano ang kaya niyang maiambag sa kanyang koponan. Matapos nga niyang mag-sign ng kanyang extension dito sa koponan ng Lakers, ay nakapag-set na naman si LeBron ng bagong record na ang player na mayroong pinakagarantiyang sweldo sa history ng liga. Oras na nga lamang po ang binibilang para ma-push niya ang kanyang contract earnings na tumataginting humigit kumulang na $532 million. Ito nga po ay sa buong karera na niya. Hindi pa nga po kasama dyan ang $50.4 million para sa kanyang player option sa 2024 to 2025 na season. Si LeBron nga po, mga kapatid, ang pinakaunang malalaro na active ngayon sa liga na nakalikom o naging bilyonaryo. Pero meron nga pong pagkakataon na hindi talaga siya binabayaran ng max. So in short, underpaid nga. At hindi nga po talaga niya nagustuhan ito. Kahit pa nga po voluntaryo niyang tinanggap ang mas mababang offer na ito. Para lamang nga po makipag-team up dito kila Chris Bosh at Dwayne Wade dito sa Miami Heat. Sinalaysay nga po mismo ni Brian Windhorst ng ESPN ang matanong niya si LeBron hinggil nga dito sa napakababang binayad sa kanya ng Miami. Sinabi niya mismo kay LeBron na hindi ka magiging highest paid sa koponang ito. Pantay lamang kayo ni Chris Bosh. So sa makatawid, hindi ikaw ang highest paid player. Ano nga daw ang masasabi nitong si LeBron? Napailing na lamang si LeBron at sabay parang galit at napasigaw na underpaid nga daw talaga siya. $64 million lamang ang naisweldo sa kanya ng Miami Heat. Pero sa loob na nga po ito ng 4 na taon na. Pero kung titignan nga po natin dito sa Lakers, eh $153 million ang 4 na taon niya. Wala pa nga po sa kalahati, ano? Samantalang ang schedule nga po sa NBA regular season ay pinagdidibatihan talaga ng mga fans, analysts at lalo na ng mga manlalaro. Wala nga pong duda na itong 82 games na laro sa liga ay tila bugbog nga po talaga ang mga katawan nila. Kaya marami nga po ang nagsasuggest na dapat nga daw na paikliin na lamang ang laro para hindi maging prone sa mga injuries sa mga player. Eto na at dito nga po umalma na bigla itong si Andre Iguodala. Ang mga paniniwala nga daw na ganito eh hindi talaga tama. Dito nga daw pinagbubuklo ang men from the boys. Kailangan nga daw na 82 games ang laro hanggang sa 3,005 na taon. Records are made to be broken. Nagiging magaling ang player habang tumatagal kaya nabibreak ang record. Naniniwala nga daw siya na merong pundasyon ang kada sports. Kaya kailangan pa rin dalhin ang kinaugalian dito. Ito nga daw ang maghihiwalay sa men at sa boys. Pabata ng pabata ang kinukuwang manlalaro. Pero meron pa rin naglalaro na matanda na sa liga. Katulad na nga lamang ni John Stockton noong araw na sa loob ng 20 years na karera niya. E 15 games lamang ang na-miss nito. At maging si Grant Hill nga po, mga kapatid, e pareho din ang sentimento kay Iguodala. Ang 2022 to 2023 na NBA season ay mananatiling 82 games pa rin. Pero meron nga pong chance ang paiksiin ito ng liga in the future. Malamang na merong benepisyo ito para sa mga malalaro, ano. Pero yun nga, at baka medyo malambot na ang mga player sa future din. Ito nga po ang pinupunto din nila Iguodala. Pero valid rin naman kahit papano ang gusto nila. Dahil kailangan ngang mas matindi ang bakbakan sa regular season pa lamang. At para mas lumakas, hindi lang ang katawan kundi ang utak din sa larong ito.